Hello, what's up sa inyo? Andito na naman tayo sa bagong video. So, ang i-restore natin ngayon is itong New Balance 247. So yun, simulan na natin to. So yun, yung pinaka problem dito is more on cleaning lang naman. Linisan natin yan, isang buo yung loob, tapos reglue. So yan, full reglue na to since hindi siya magiging effective pag onti lang yung tinanggal natin. Tapos cleaning, syempre cleaning ng sole uppers. Medyo madumi na rin siya. Ayan. Kita nyo. Separate na siya. Ito din. Uppers. So, ayan. Tapos ito. Ni rugby ata ito eh. Ano. Pilitin din na yung tanggalin yan. Tapos. Reglo rin to. Reglo. Ayan. Pero baka i-pull reglo na natin parehas. Ayun. Ayun lang naman. Yun. Simulan na natin. Yan. Nisin naman natin is ito. So, yan. Brush, soap, at saka hard. And then, palmolipi. Let's start. So, yun. Basahin muna natin yung shoes. Tanggalin muna natin to. Tanggalin din natin to. Set aside muna natin yan. And, yun, basahin lang natin yung shoes. Basa, lagay ng palmolive pink. Yun, so, muna. Massage mo lang dun sa buong sapatos. Massage mo din, gamit mo na ng brush. Si pag-lace of bristle yan, may tendency na mag-nisnis yung sapatos. Mas madaling banlawan to since na yung water. Dito rin ako ngayon. So, punasan nyo lang yung mga excess na tubig gamit yung microfiber cloth or any cloth na available sa inyo. Basta make sure lang na mapunasan yung mga excess na water dun sa shoes. Patayuin nyo lang gamit yung
electric fan or air-dry nyo lang yung sapatos. Huwag nyo ibibilad sa araw kasi pwede mag-cause ng discoloration yun. Ayun lang. So yun, malinis na. Ngayon, i-address na natin is yung riglo. So first thing, tanggalin na natin yung buong sole from the uppers. On doing that, kailangan natin ng blower and then acetone. So yun, actually pwede namang manually pero medyo hesitant lang ta. So lagyan nyo lang ng acetone and then turn kami ng blower. Ayan, tatanggal na siya. Kita nyo. So, yun. Kita nyo yun. Nireglo siya ng rugby. Ayan, yan. Rugby yung pinangreglo dyan. Kaya ganyan. So, yun. Painitan nyo lang. Drop some acetone. Sign on din ng force. So yun, separated na yung uppers natin sa midsole. Alitin lang natin yun dun sa kabilang pair. So ito. Na yung separation yan was nalagyan nun. Pero minsan kaya naman by force. Pero yun. Yan. So, tanggal na yung uppers natin sa hole. Yan. Okay na yan. So yun, separated na yung insoles natin sa uppers. So set aside muna natin to. And yun, kailangan natin ng cotton balls at saka ng acetone. So cotton balls, then acetone. Ito muna, sa right pair muna tayo mag-umpisa. So yan, game. Kailangan kayo ng importante na ma-cleaning nyo maiki para ma-assure nyo yung band nung uppers dun sa sole. Pagka hindi nyo yan nalinis maiki, hindi magiging effective yung pagre-reglo natin. So yun, assure nyo lang na malinis maigi. Itong mga parts na to, medyo mahirap siya matanggal. So gagamitan natin yan mamaya ng Dremel tool para mas mapabilis yung trabaho natin.
Okay na. So, natin is yung set aside na natin to. Uppers naman. So, ito muna tayo. Ito, medyo mahirap tanggal din ito. Stained na. Pero, kakayanin. Yun, okay na yung uppers natin. Yan yan. Is na yan. Ito nga lang, di na natin matanggal kasi yun. Yun na talaga siya. Yun. Yan yan. So next is regluing na. Proceed tayo sa regluing. So first na lalagyan natin ng glue is yung sole. So ano natin yan. Wait na lang ng blower yung nilagay yung glue dun sa uppers at saka dun sa sole para ma-reactivate yung glue, and then tapos nun pwede nyo na idikit yung sapatos.
Tapos yun, after nyo mariglue, let it cure for at least 24 hours. Tapos check nyo kung may mga openings na nangyari. Ngayon, kung may openings, add up lang din kayo ng glue. Tapos same process, reheat. Tapos iban nyo na. Then after 24 hours, check nyo kung nag-glue na siya maigi. Tapos yun, stress test nyo yung pagkakariglue nyo. Ayun, after that, okay na yan. Salamat sa panonood, mga Brad. Ayun lang, till next restoration. Salamat.